Associate Professor ng Agricultural Engineering si Engineer Alexis Belonio. Bukod dito, isa rin siyang researcher at inventor. Malaking bahagi ng kanyang karera ay pinuhunan niya para sa pagtuklas kung paanong mapapabuti ang buhay ng tao at kalikasan. At dahil malapit sa puso niya ang pagtatanim, ito ang nakita niyang punla para sa isang paglikha. Kasi noong mga around 2006-2007, actually, nagkaroon tayo ng energy crisis, di ba? Nagmahalan yung mga LPG. So, naalala ko yung project na ginawa ko noon sa Iri, sa Los Baños, na gumawa rin kami ng stove na galing sa ipa. Yung ipa kasi, marami sa Pilipinas, especially sa mga rice producing areas, mga region, ang dami siya at saka mura. Yung rice diyan binaburn siya with a limited amount of air to produce a clean fuel. Kinagas muna yung ipa. Then paglabas ng gas yun sisindihan. Pero other than that, yung byproduct niya is char. Maraming tulong sa farmer's field. Oh, fertilizer, water holding capacity. Ayon sa pag-aaral, mayigit 100 metrong tonelada ng bigas ang inaani sa buong mundo kada taon. 1 kilo ng ipa o rice husk na makukuha sa mga ito ang may kakayahang magbigay ng 3,000 kilong calories ng heat energy. Simple pero epektibo ang dinisenyong gasifier stove ni Engineer Belonio. Gamit ang isang gasifier reactor o pahabang bakal na paglalagyan ng ipa, maliit na fan na siyang magbibigay ng hangin para sa ipa, burner at control switch para makontrol ang apoy, nabuo ng inventor ang kanyang rice husk gasifier stove. Ito yung different parts ng stove. Ito yung tinatawag na gasifier reactor. Or dito ginagasify yung fuel. So ngayon, meron siyang tinatawag na air moving device o maliit na fan. So liit-liit ng consumption. Pero importante to kasi hindi natin magagasify yung ipa kung wala nito. Isa si Ginong Antonio Co sa bumilip sa naimbentong kalan ni Engineer Belonio. Kasi yung LPG ay napakamahal na ngayon. So ang katumbas ng isang LPG tank ay 4 sako lang ng ipa. Na nung una ay libre lang yan, pero ngayon ay binabayaran na rin ng around 13 pesos. Sa akin, consideration po yung safety. Walang sasabog. And then yung time, yung efficiency, kasi malakas ang apoy niyan, mas mabilis makapagluto. So may magagawa ka pang ibang activity sa bahay. With dry stock, for 3 years now, siguro ko ang natitipid ko mga 30,000 a year. Taong 2005 nang simula ni Engineer Belonio ang kanyang gasifier stove. At noong 2008, nakamit niya ang Rolex Award for Enterprise para dito. Dahilan para gamitin na rin ito sa mga bansang Vietnam, Thailand, India, Sri Lanka at iba pang mga bansa. Alam kong darating din ang araw, kahit na yung mga twigs, yung mga leaves, even basura, ay magiging pwedeng i-gasify yan. Sa ngayon, patuloy si Engineer Belonio sa pagde-develop ng iba pang mga alternatibong enerhiya na matipid at environment-friendly. Itong tinuturing niyang binhi ng teknolohiya na makakatulong na malaki para sa mga umuunlad na bansa sa mundo.